Hi mga kapromag, ngayon ituturo ko sa inyo ang tungkol sa SPass in 3 easy steps. Ano ba ang SPass? Ang ibig sabihin po niyan ay ang safe, swift, and smart passage. Yan po yung mga kung punta tayo sa isang probinsya to another probinsya, o kaya ay tayo ay isang local Filipino worker, o kaya at ay isang returning overseas worker, yung mga OFW natin na uuwi, and then yung mga local tourist. So, kailangan natin kumuha ng S-Pass. Okay? So, ano ba ang kailangan natin gawin? Unang-una, magre-register tayo. Ikalawa, mag-fill up tayo ng form. And then, number three, get your certificate. Ganun lang kasimple. Okay? So, ano ba ang mga requirements natin? Kailangan meron tayong cellphone dahil dyan po tayo magre-register. At ang ID, yes, kailangan yan. Any ID or as much as possible, government ID para wala nang tanungan. At importante rin ang number three, importante meron tayong email dahil dyan babagsak yung ating mga messages, saka yung mga QR codes, lahat ang kailangan natin. Okay, so at the end of the video naman, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga special tips, ano mga kailangan gawin, at mga susunod pa na kailangan yung gawin. Okay, and then bago tayo magsimula, please consider subscribing sa ating channel, Promag TV. And hit nyo na rin ang like, saka ang notification bell para updated kayo sa ating mga video. Okay? So, at gusto ko rin magpasalamat sa ating almost 3K subscribers na nagtiwala sa atin. Dahil patuloy tayong gumagawa ng mga tutorial videos, educational videos, informative, do-it-yourself video, saka mga product review. Okay? At kung meron pa kayong mga katanungan, meron kayong suggestion, at gusto nyo rin gumawa tayo ng mga tutorial videos na kamukha nito, comment lang kayo sa baba. At we will try our best na kung magagawa namin ng video para sa inyo. Remember, mga ginagawa natin, mga tutorial, educational, informative, product review, at do it yourself. Okay? Maraming salamat sa inyo lahat at patuloy tayo gagawa ng mga quality videos. Okay, so let's start.